Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kaniyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apollos at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo at kayo'y kay Kristo at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakakaakit talaga ang karunungan. Humahanga tayo sa mga taong marunong, wise, namamangha tayo sa karunungan. Noon, ang karunungan ay nakaugnay sa mga sistema ng pag-iisip, tulad ng mga philosophies, famous dito ang mga Greeks. Nauugnay din ang karunungan sa galing ng pagsasalita o pagsusulat. Ngayon, ang karunungan ay nakikita sa karunungan ng science at sa mathematics at physics. Ang karunungan na hinahangaan ngayon din, lalong-lalo na ng mga kabataan, ay may kaugnayan sa technology, lalo na sa digital technology at sa artificial intelligence. Talaga nakakahanga at nakakamangha ang karunungan. Pero ang lahat ng ito ay karunungan sa mundo. Galing ito sa galing ng mga tao sa mundo. May isang karunungan na hindi galing sa mundo. Yan ay karunungan na galing sa Diyos. Ang karunungan ito ay ang nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay at sa mga pangyayari sa mundo. Ito ay nagbibigay ng kahulugan. Nagbibigay din ito ng sigla sapagkat nagbibigay ng malalim na motibo sa buhay at sa ating mga pagkilos. Mas kailangan natin itong karunungan ito sapagkat nagbibigay ito ng kabuluhan sa ating mga ginagawa. Ito ang hahanapin nating karunungan at sikapin nating makamtan. Biyaya ito ng Espiritu ng Diyos at ibinibigay ito sa mga taong nagmamasid sa Kanya. Dahil sa karunungang pangmundo, nagpapaligsahan ang mga Kristiyano sa Korinto kung sino ba sa mga kinakampihan nila ang mas magaling magsalita, mas magaling mangatwiran. Sabi ng iba na mas magaling daw si Pablo o kaya si Apollos o kaya si Pedro. Kaya nag-aaway-away sila. Kasi kung mas magaling ang kinakampihan nila, ay mas magaling sila. Sabi ni Pablo,
na huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa Diyos at dapat patungo sa Diyos. Sila ay nagpapakilala kay Kristo. Si Pedro, si Pablo, si Apollos, at sila ay nagdadala sa atin sa Diyos. Kaya huwag tayong tumigil sa magaling na ginagawa ng mga tao. Tingnan natin ang layunin at ang dahilan ng lahat ng ginagawa natin na walang iba kundi dalhin tayo sa Diyos. Ang karunungang makamundo at karunungang makadiyos, ang lahat ng karunungan iyan ay galing sa Diyos mismo, kasi ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng kabutihan at ng karunungan ay isang kabutihan. Kailangan natin ang karunungan ng mundo kasi kailangan tayong mabuhay ng maayos sa mundo. Nagpapasalamat tayo sa mga tao na nakaimbento ng maraming bagay para sa buhay natin at sa mga technologies na nagproproduce ng mga ito. Talagang ginawa ng Diyos ang tao na magaling at marunong. Pero ang karunungang makamundo ay para lamang sa buhay sa mundong ito. At lahat alam natin na hindi lang tayo para sa mundo. Ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya, kaya tayo ay makadiyos din. Kaya kailangan natin ng karunungang makadiyos upang maabot ang Diyos at lumapit sa Kanya. Ang karunungang ito ang nagbibigay ng katatagan at kaligayahan sa buhay ng tao. Hindi lang sa langit, kundi pati na dito rin sa mundong ito. Hingin natin sa Diyos ang karunungan na ito at mamuhay tayo ayon sa karunungang makadiyos, hindi lang sa karunungang makatao. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.